So ngayon, tatalakay naman natin yung tubig. Kung gaano ba karami yung tubig na nilagay ko, no? Tignan natin yung tubig. Buksan natin, ha. So patay po siya ngayon, patay po siya ngayon kasi nga ay na 38.1 siya. Pero hanggang diyan na lang po talaga, hanggang diyan na lang po yung taas niyan, pero bumababa na po kagad diyan. Huwag po kayong mag-alala sa mga nagtatanong, no, kung nag 38.0, 38.1, wala pong problema, wag lang siyang dumating sa sa 39.0, delikado na po 'yan, no. Lumilaw na po siya, no. Kasi nga po no, 37.5. So puntahan po natin yung tubig, no. Yung tubig po, kung mapapansin nyo po sa akin, take note po, tignan nyo po, ah. Yung sa akin po, puno po yan, no? Kung mapapansin nyo, puno po yan hanggang patas. Wow! No, puno po yan, no? Tignan nyo po, ang dami pong tubig niyan. Ay, ang dami pong tubig, sorry. Ang dami pong itlog niyan. Loaded po yan, no? Hanggang baba, no? Hindi lang po ako lumagay din sa pinakalas kasi po, para hindi po masyadong impact yung init, no? Kung mapapansin nyo po yung sa akin, wow! Wow! Hi guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. At kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala si Randy Boom Morales na taga Palawan na nagtuturo, no, kung paano magpapisa ng mga itlog ng itik at itlog ng manok dyan sa inyong mga incubator. At shoutout ko nga pala yung mga taga OFW, si Pat TV, no? Shoutout ko lang si Pat TV. At yung mga nagpapashoutout sa akin, yung mga nagpapashoutout na yan, shoutout ko pa kayo at welcome po sa ating channel. Maraming salamat po at tinangkilik nyo at nag-comment kayo sa channel natin. Sa gayon pa man po, sinasagot ko naman po yung mga tanong nyo. Kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan na i-subscribe yung channel ko. Kasi sa channel na to, marami kang matutunan. At ito yung channel na nagmamalasakit sa mga katulad ko o sa mga baguhan na nagpapapisa, no? Yung mga baguhan dyan, no? Huwag niyong kalimutan i-subscribe kasi ito yung channel na to, ito yung nagtuturo, no, ng totoo at may malasakit sa inyo, no? Ayaw ko rin po kayong malugi, no? At sa videong to, no, ituturo ko lang po sa inyo kung ano karami po ang dapat nating ilagay na tubig sa mga lalagyan na incubator natin, no? So yan po yung tatalakay natin sa video na to, no? Para hindi po magsobra yung humidity. Kasi yung humidity po, ayan po talaga yung importante na karamihan po, no? Lalo pa pag manok yung pinapapisa nyo, dyan po nagkakaluko-luko o nagkakaroon po ng lugi, no? Marami pong itlog yung sinasalang sa incubator at karamihan po sa atin nag-i-experiment. Hindi po nila alam kung gaano po karami ang ilagay na tubig sa mga lalagyan, no? Kung ano may lalagyan po kayo sa loob ng incubator nyo, no? Ito po yung tama o sakto na panoorin nyo. Huwag nyo pong ililip para ma-solve nyo na po yung problema na over yung humidity, no? So, puntahan na po natin. Huwag mong kalilimutan, i-subscribe yung channel na to kasi ito yung channel na talagang para sa'yo at may malasakit sa katulad mo at para hindi ka na malugi at hindi na po maulit sa inyo. Puntahan po natin. Where we go? Let's go, no? Po tayo sa mga incubator ko, no? Yan po yung mga incubator ko, no? So yung rip po, gumagana po yan ngayon, no? Lalapitan po natin, titignan po natin kung paano at gaano karami ako maglagay ng tubig sa humidity, no? Bubuksan natin tong rep ko kasi ito yung rep ko talaga, lagi kong pinapakita to lalo na pag nagtuturo ako sa inyo at tinuturo ko yung mga sikreto ko na malulupit para sa inyo. So ngayon, tatalakay naman natin yung tubig kung gaano ba karami yung tubig na nilagay ko, no? Tignan natin yung tubig, buksan natin, ha. So patay po siya ngayon. Wow! Patay po siya ngayon kasi nga ay na 38.1 siya. Pero hanggang dyan na lang po talaga, hanggang dyan na lang po yung taas niyan, pero bumababa na po kagad yan. Huwag po kayong mag-alala sa mga nagtatanong, no, kung nag 38.0, 38.1, wala pong problema, huwag lang siyang dumating sa 39.0, delikado na po yan, no? Lumilaw na po siya, no?
kasi nga po eh ano 37.5. So puntahan po natin yung tubig, no? Yung tubig po, kung mapapansin niyo po sa akin, take note po ah. Take note po, tignan niyo po ah. Yung sa akin po, puno po 'yan, no? Kung mapapansin niyo, puno po 'yan hanggang pataas. No, puno po 'yan, no? Tignan niyo po ang dami pong tubig niyan. Ay, ang dami pong tubig, sorry. Ang dami pong itlog niyan. Loaded po 'yan, no? Hanggang baba. No? Hindi lang po ako lumagay din sa pinakalas kasi po para hindi po masyadong impact yung init, no? Kung mapapansin niyo po yung sa akin, yung ginagamit ko na lalagyan, yung lalagyan ng ice cream, no? Yung lalagyan po ng ice cream ito, no? Tapos po may pan papunta doon sa humidity ko. Kung mapapansin niyo po, kalahati lang po 'yan. Kita niyo po, kalahati lang po ako maglagay. Wow! Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kung kukumpare niyo po sa akin, kahit po gaano karami yung load ng incubator ko, yan po lumalaman po ng 800 'yan, no? 800. Hindi naman siya sakto sa 800, siguro mga 700. Ganyan po siya karaming laman ngayon. Pero pag niload ko yan, pag siniksik ko yan, no, kasi marami pang space, umabot po yan ng 800. No? So yung tip ko lang dito, pag kahit gaano karami yung load na nilalagay mo sa incubator mo, pero take note. Take note, no? Ito yung napaka-importanting tips. Huwag na huwag kang pupuno ng tubig dyan sa lalagyan, no? Huwag mo siyang pupunuin. Kasi once na pinuno mo yan, over ang humidity. Kahit gaano kalaki yung lalagyan mo, huwag lang masyadong sobrang laki, no? Halimbawa, ganito, no? O mas malaki-laki dito, kalahati lang po yung ilalagay nyo. And then, huwag nyo pong itatapat masyado o huwag sa ilalim ng ilaw yung humidity. Kasi once na pag sa ilalim ng ilaw yan, iinit yung humidity. Pag uminit yan, naku, patay. Mamamatay din yung sisyo, no? Mamamatay din yung sisyo. Kaya lagi akong naglalagay malayo sa ilaw. Wow. But mayroong pan o yung mga pan nakatutok sa tubig. Yan po yung pinakaimportante, no? Yan po yung tips ko sa inyo na hindi pa siguro na tinitip sa ibang channel. Dito lang sa channel ko. So take note ha. Dapat yung tubig nyo kalahati lang. Una, kalahati lang. And then pangalawa, nakatutok sa electric pan. Tinututukan siya ng electric pan. Tulad mo sa loob nun, tutok din sa electric pan. Kasi yung humidity, yan po yung nagpaparehas ng init mula sa baba o kahit sa ang sulok na incubator mo, parehas po yung init niyan, no? So yan po yung pinaka-tips ko sa inyo. Dapat po talaga nasa gitna lang siya. Huwag niyong itatapat sa ilaw para hindi mag-init. Kung sakaling malapit sa ilaw, no, eh pwede niyong lagyan ng karton. Katulad po dun sa kabila na ginawa ko, nilagyan ko po ng karton. Pwede rin po lagyan ng karton eto, para hindi pumasok yung init, no? Yung init balis tagliran lang, no? So tataka kayo bakit may screen, no? May screen to sa taas. Bakit ko nilagyan ng screen? Yung screen po kasi minsan lumalabas na yung sisyo, tulad po ng manok, lumalabas na po yung sisyo dito, eh nalalaglag. Yung manok po kasi, yung sisyo ng manok, masilan po yan, malalaglag po siya. Pag nalaglag po siya dito nang hindi natin alam, napupunta po sa loob ng tubig. So namamatay. Kahit na itik po, no, namamatay po siya pag nababad siya sa tubig. Kaya po ito mayroong screen. Kasi once na mag-hatch, malaglag po yung sisyo sa loob. Napunta man po siya rito, hindi siya makapasok sa tubig. Yan po yung purpose ng screen. At sa mga bago lang, kung bago ka lang naligaw sa channel ko, bakit tanong nyo, bakit may uling? No? Bakit may uling din? Ano yan, magpapalingas ka dyan sa loob ng incubator mo? Hindi po. Yung uling po, para control yung humidity. Ibig sabihin po, kung sakaling sumubra man o sobra yung humidity na binibigay ng incubator mo sa loob, o over na pa yung humidity, yung ibang humidity, hihigupin ng uling. Yung pawis niya, hihigupin ng uling. So, kunti na lang yung pupunta doon. No? Once po, pag nagsisilaw po kayo ng itlog, pag yung itlog po, eh, tulad ng manok, no? Pag binuksan nyo, maraming tubig. Kasi pa yung itlog po, may liir-liir yan. Pag may liir yan, yung may liir lang po na doon ang humidity at sa loob po ng sisyo, hindi po, wala po. Once na po nabasag yan, minsan mapansin nyo, ang daming tubig, no?
Yan po yung humidity. Ibig sabihin po, eh, over sa humidity po yan, no? Over po yan. At yung itlog po ng ite, kung mapapansin nyo po, no? Mayroong compare tayo dito, hindi pa lang po siya manukita. Kung pansin nyo po, no? Iba yung kulay, no? Maitim po dito. So, ang ibig sabihin po ng maitim na yan, over na rin po yan sa humidity at overheat. Kailangan po, hindi po ganyan. Pag may nakipansin po kayong kulay itim na ganyan, yan po ay overheat na yan at over sa humidity. Kahit lang pustahan, pag binasag nyo yan, napakaraming tubig yan. Kaya dapat, huwag pong sumubra sa humidity kasi pag sumubra sa humidity yung itlog, nalulumos po. Nalulumos po at yan po ang kadahilan ng patay ang sisyo sa loob ng itlog. So sayang po, no? Sayang kasi gastos ka na ng tubig, gastos ka ng itlog, gastos ka ng oras, gastos ka ng kuryente. So istorbo sa trabaho mo. So kaya nga po itong tips na itong idea na to, ito po yung pinaka-idea talaga na para sa inyo, no? So tignan niyo po. Pagdating po sa akin, kahit marumi po yung itlog, dapat po kung nakarating mo dito, tips ko pa sa iyo, marumi yung itlog, isalang niyo lang po 'yan pag itlog ng itik. Isalang niyo lang rin po 'yan. And then pagdating po ng 8 days, pag mayroon na siyang ugat, pwede niyo na po siyang punasan, tanggalin niyo yung dumi. Huwag niyo muna siyang pupunasan habang wala pa bago niyo po lang isalang kasi baka mabasa na over, hindi pa kayo marunong, eh baka mamatay. So hintayin niyo muna mabuhay bago niyo punasan. No? So minsan po sa monitoring, naglalagay din po ako sa gitna, no? Sa gitna po ako naglalagay ngayon. No, pwede rin pong sa taas pero depende po sa inyo, sa controller. Yung tip ko po, no? Nakabukas po kasi kaya bumaba na yung monitor natin, no? So sa maramihan sa mga rep na incubator, nagtatanong po, kung mapapansin niyo po, ipapakita ko uli. Sa taas po, pinutol ko po 'yan at dumadaan po ang init diyan kasi ang rep, sa loob po ng ref, eh makapal yung styrofoam niyan. So mainit po 'yan, no? Kaya nga yung ref, yung kagandahan, hindi niyo lang alam sa ref. Once na mag-burn out, maganda ang ref, matagal lumamig ang itlog, no? Kaya ito yung panlaban pag burn out, no? So tingnan niyo po, no? Malakas po yung makapal po yung foam niyan at pinutulan ko dito. Kung mapapansin niyo sa loob, may butas po doon na plusot yung daliri ko doon. At doon, lusot din yung daliri ko doon. But parehas po ang init niyan mula sa baba. Mula sa baba hanggang pataas. Just because your humidity, na tama ang nilagay ko na humidity. Kaya napapapisa ko sila ng satisfied. So maraming salamat po. At kung bago ka lang dito at nakarating ka sa dulo, huwag mong kalimutang pindutin na yung subscribe. At ipindut yung kampanang maliit. At mag-iwan ng comment kung ano po yung masasabi mo dito sa video na to. Maraming salamat po. God bless po sa lahat ng manood. At hope na i-share nyo itong video na to kasi ito importante na karamihan talaga ng problema, maraming ng problema dahil sa humidity. Maraming salamat po. God bless po.